Hello, hello, hello everyone! Andito na naman ang ating mainit na tsaa at ngayong hapon ay i-welcome namin kayo ng aming bisita, walang iba kung hindi si Miss Anita Veloria Bay. Wow, kita niyo naman ha? Itong Lunes na ito, talagang atin ang buong Bay. Kayo na magdugtong kung Laguna Bay ba yan, Manila Bay ba yan. Pero basta ang kasama ko ngayon ay si Anita Veloria Bay. So mag-hello ka naman sa ating mga viewers. Hello, hello. Good afternoon everyone. Ayan, so kita nyo naman, umpisa-umpisa pa lang, masaya na tayong lahat. Sabayan na kami sa pag-inom ng mainit na tsaa. Tsaa ba ininom nyo? Mm. Naku mga lolos and lolas, napaka-special ng ating mga episode ngayong July kasi lahat ito ay para sa mga lolos and lolas talaga. Kasi yung July po ay dineklara ni Pope Francis, no, merong particular na Sunday dedicated for the World Day of Grandparents and the Elderly. At itong buong buwan ng July, nanamnamin natin kung ano ang nais ni Pope Francis na ipaalala sa atin. Ang tema for this year, for 2023, ay His Mercy is from Age to Age. Ang ganda ho nun, ano? So, ibig sabihin, everlasting ang awa at habag ng Diyos. But anyway, Miss Anita, ngayon ay magpakilala ka muna. Kasi hindi ho ordinaryong lola ang ating bisita ngayon at marami ho siyang ikukwento sa atin. But first and foremost, ano ba yung mga title na dala-dala mo? Kasi siya po ay isang public servant sa barangay level at sa district level ng Makati. Salamat po sa katanungan, Sister Doktora. Ang inyong panlungkod ay nagpapasalamat sa biyayang ito na ako ay maging kabahagi ng programang ito para ipahayag ko po ang aking mga serbisyo sa mga nakatatanda. Ako po ay isang volunteer na chapter chair sa aming barangay ng Guadalupe Viejo. Nagsiserve po ako sa San Carlos Seminary para po sa mga nakatatandang mga ating kaparian at sa kumbento, sa MCJ, sa ating mga madre. At sa aming pong community, meron po tayong cardholder ng national, I mean, yung pong white card na tinatawag, about 2,500. And aside po doon sa blue card holder. And ito po ay ating pong pinagsisilbihan ang ating pong nakatatanda kung meron pong mga nararapat na serbisyo para sa kanila. Ang inyong pong lingkod ay malugod na nag-house to house para sa social pension po, para yung mga tamang mga benepisyo para po sa karapat-dapat ay ma-address po natin at mabigyan po sila ng karampatang biyaya. So ibig pong sabihin, nasa 2,500 po ang mga senior citizens na nasasakupan ng Guadalupe Viejo. Tama po ba? Yan po ay more or less, kasi iba po yung cardholder ng blue card because blue card is a local benefits po na binibigay po ng ating mayora, Binay, para sa mga ano po, sa mga holder po na blue card for cash incentive. But the national, yun po yung Republic Act 9994, which is 20% discount po sa bawat holder po ng white card. Ayun naman, Sister Anita, nabanggit mo yung 20%. Yan ang tunay na pangalan na ating programa. Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors. At yan ho ngayon, tignan nyo, isa-isa nyong naririnig kung ano talaga ang mga benepisyo. At nakikita natin yung difference. Meron palang national level at meron palang local. Opo. So pag local po pala, makipag-ugnayan kayo sa inyong mga barangay. At nabanggit din ni Sister Anita dito na serbisyo publiko talaga. Kasi opo, kung 2,500, paano mo kakayanin yon? Pero tumutulong pa rin ho siya sa mga matatanda, lalo na ng mga madre, mga kaparian, kasama opo rin ho sila sa mga tumatanda. Kaya buong ano to, no, buong Pilipinas itong mga benepisyo na ito. Opo, buong so Sister Anita,
bago ko tanungin sa'yo, paano ka ba naging senior agad? Siyempre, hindi ka naman nagsimulang senior. Kasi sinabi ni Pope Francis, his mercy is from age to age. So gusto ko munang marinig sa iyong bibig. Kumusta ba? Paano mo ba nalasap ang awa at habag ng Diyos nung ikaw ay mas bata-bata pa? Ang pagiging senior po is napakalaking halaga nung ako po ay kabataan. OFW po ako. Then, siyempre po sa hirap ng buhay, hindi ko po na-enjoy lahat. Pero nung ako po ay nag-senior, doon ko po nalasap lahat ang mga biyaya ng Panginoon at nag-involve po ako sa mga programa ng Makati para po sa kapakanan ng mga seniors. Ang inyo pong lingkod ay sumali sa Bonggang Lola, and that was 2010, and I won first runner-up sa pagiging Bonggang Lola. Wow naman, talaga palakpakan naman natin siya doon. Bonggang-bonggang Lola pala. Kaya lang dito, hindi uso palakpakan. Ang uso dito, let us praise the Lord and give Him thanks. So, ibig sabihin ng ating bisita ay talagang pang Miss Universe pala ang dating. So, akala ko ang kanyang ikukwento sa akin ay nung bata-bata siya. Pero ito na pala senior siya. Eh, bonggang-bongga, naging first runner-up ng 2010. Yan, ng Makati. Makati. Opo, buong Makati. So, ano yan? Talagang parang beauty pageant po yan? Opo, beauty pageant. So, meron po bang talent portion yan? Yes po, may talent portion. O, ano po ang pinresent nyo sa talent portion? Ang pinresent ko po sa talent portion is nag-create po ako ng evolution. I mean, yung Eva at Adan. Wow! Ano ibig sabihin na Eva at Adan? Eva at Adan. Ang inyo pong lingkod ay nag-create ng cage, para dun lalabas si Lolo, which is the Adan, and the Lola, which is the Eva. And then, ako po ay mismong nag-create ng aking outfit na two-piece, kumbaga, pero damo, halaman, dahon, and bulaklak. So that portion, nakadagdag po sa impact para manalo po so ako. So ano ba yan? Parang interpretative dance ba yung ginawa mo? Yeah, interpretative. Yeah, parang wala po siyang and then I'm creating the scenario as the Eva. So nakikita nyo, inspirasyon to sa inyo, lolos and lolas, kasi competitive pa po itong si Nanay Anita natin. Hindi lang siya public servant sa kapwa seniors, pero entertaining din siya. At hawak niya ang corona ng first runner-up. So ibig sabihin po, marami palang mga activities ang mga seniors dyan sa inyong barangay. Yes po, Doktora, napakadami po. Yan po ay, I would say, yan po ang pampahaba po ng buhay to embold ourselves into yung mga magagandang programa po na meron pong camaraderie, yung pagsasamahan ng bawat kapwa nating lolo-lolas. And sa bagay pong yun, ako po ay may involvement sa aming barangay bilang isang pangulo, presidente ng samahang magkakapitbahay. Na pagkapasko po, kami po ay nagpapatlak para kumain po kami sa kalsada. Bawat aming miyembro ng pamilya ay iniinganyo po namin na magsamahan. Pag piyesta, meron po kami mga contest, okay, meron sa pagbagong taon. So yun po ay ginaganap po namin para po sama-sama bilang may spiritual belongings po sa aming barrio, sa aming barangay. So, Sister, binanggit mo yung salitang pampahaba ng buhay. Opo. So, engganyuhin mo naman na ating mga viewers na maging involved. Kasi sabi mo nga, because of these activities, napoprolong ang buhay nila. So, anyayahan mo sila, kahit nasa kanilang barangay, to get involved. Para yes, hindi nakakulong lang sa kanilang mga condo unit, sa kanilang mga townhomes, di ba? So, pwede mo silang anyayahan. Sa pagkakataong ito po ay ako'y nagpapasalamat upang maging bahagi po ang ma-share ko po ang aking mga involvement po sa kapwa ko senior, sa lolo, lolas. Ito po ay unang-una sa lahat, ang inyo pong lingkod ay involved din po sa spiritual, sa aming parokya, sa NSDG, dyan po sa aming simbahan.
Ako po ay Couples for Christ. Naka-graduate po ako dyan. And then yung PREX, yung pong BEC, ay malaking bahagi ng aking buhay upang maisabuhay o maiganap ko po ang bahagi ito sa kapwa ko, seniors. Dahil naniniwala po ako na tayo ay dapat may gabay spiritually at dapat nating i-apply sa ating buhay. Mga lolo, mga lola, mag-involve po tayo sa mga samahang pampahaba ng buhay or yung pong ating yung naka-divert po tayo instead na nasa loob lang po tayo ng bahay. Ito po ay napatunayan ko in almost 9 years ko po sa pagsiservisyo. Ito po yung, I'm 75 years old and very, very in good health. Salamat po sa paong may kapal. Ako po ay naglalakad araw-araw. I mean, nagsiservisyo at may tatlo po akong samahan sa seniors, yung samahang magkakapitbahay, ang aking pong Makati Ageless Seniors group or organization na involved po ang ating mga seniors sa buong District 1, District 2 na pinamamahalaan ko po. Ay kumakanta po ang ating mga seniors, mga lolo, lola, dance, and group singing, and na ilalabas po nila yung mga talento nila na yun po ay I would say ito po ay isang bahagi ng kanilang nakaraan na dapat din nilang ma-share sa kapwa namin mga nakatatanda, and na kumakanta po kami tuwing Pasko yung aming pong pangangaruling, ang grupo ng Makati Ageless. Yun po ay bahagi po ng aming charity work. Tumatapat po kami kay BP, kay Bishop. Tumatapat po kami sa mga taong may puso na nakapagbahagi sa amin upang kami ay makapaghandog sa mga kapwa po namin, selected seniors, para po sa aming ginagawang bahaging ito. At tuwing Pasko, masasaya po kami na kami ay nagsasama-sama, kapit kamay. Ang ginagawa po namin ito ay alam po namin na makakapag-inspire po kami sa kapwa po namin senior. Na kahit po meron po akong miyembro na 86 years old, 88, 83, nakakatuwa po na yung mga idarang pong yun ay nakakapagsama pa po sa aming mga ginagawang napakaganda. Kaya ini-encourage ko po, sabi nga senior, aktibo. I mean, para po, pampahaba po ng ating buhay at makapag-share po tayo ng magagandang bahagi. Kaya hindi po, kumbaga, hindi po katapusan ang isang pagiging senior. Wow, so, kita nyo naman na senior aktibo. Nako, senior yan pala, aktibo. Mas maganda pala yung kanyang motto, senior aktibo. O, di ba? Tinalbugan niya talaga yung let us praise the Lord and give Him thanks. So, marami akong napulot sa inyong mga sinabi. Una, sinabi niyo may grupo kang tinatawag na Ageless Seniors. Opo. Tama ba yung title Opo. Na yon? Opo. So, ibig mong sabihin, ang isang senior, kahit na dineklar mo ng senior, may numero yan di ba? 60 and above. Opo. Pero para sa inyo, ageless yan. Opo. So, kumbaga sa alak, habang tumatagal, lalong sumasarap. Yes. So, ang lolos at lolas natin, parang may forever kayo. Sa dami ng activities mo, talaga napipirmi ka pa ba sa bahay? Parang araw-araw ng buhay mo, sabi mo, walking. Akala ko nagwo-walking ka for exercise. Yung pala yung walking po niya ay nagbabahay-bahay siya, pumupunta sa iba't ibang mga tahanan ng mga seniors natin. So maganda ho yung sinabi niyo, iba-iba palang aspeto no, para humaba ang buhay. Binanggit ninyo, mahalaga yung spiritualidad ng isang tao. So, anuman ang iyong kinabibilangang religion, di ba? Nagkataon si sister po ay katoliko at very active sa kanilang parish, no? Okay. Talagang isang aspeto lang yung financial, emotional, physical, pero mahalaga pala yung spiritual side ng lahat ng ito. So, Sister Anita, saan mo ba hinuhugot ang lakas mo at age 75? So, gusto ko muna malaman yung kagandahan, no? So, yung beautiful effect muna ni Sister Anita kasi, oo, senior, pero parang hindi pa siya 75, di ba? Meron ka bang sikreto? Kasi kung araw-araw nasa
ano ka, init ng araw kasi nagsiservisyo ka. Pero paano mo napapanatili ang iyong lakas at kagandahan? Oh, well, ako, alam ko po, is, yung beauty po is dapat ano lang, yung kaloob ng Diyos. So, ako wala naman po ako mini-maintain para sa mukha ko, para bumata ako, whatever. Ako, nag-moisturize lang po ako ng langis ng nyug. Moisturizer talaga ng langis ng nyug, Lola, yes. Talaga itong kausap natin. Opo, opo. So, wala pong masyadong gastos. Kasi, vocally, hindi ko po kaya mag-sustain ng mga pampagandang maintenance sa ano. So, I prepared na kung sino ako is kung sino ako. So, yun lang. Tapos, kapag may mga event, hindi rin po ako nag-hire ng mga may-makeup sa akin. Wala, ako lang din. So, yun lang. Parang kung ano yung meron ako at kung ano yung magagawa ko, and that's it. So, yung kakayahan is napag-aaralan naman po lahat. So, yun po ang aking sekreto na kung ano yung meron ka, yun lang. So, Sister Anita, ibig mo sabihin yung moisturizer mo, yung ikaw talaga gumagawa. Sabi mo, langis ng nyug. Opo. So, paano ba ginagawa yan? Kasi ang alam namin, yung binibili na eh. Opo, may yung tinatawag pong virgin oil, yung kakanggata po ng nyug, okay, yung pinakakanggata, walang tubig po yun. So, isi-separate po yun. Tapos, ilalagay mo po sa isang, yung... malinis na lalagyan, either lanera, pero yung mas maganda yung naka-concise po siya na maliit. Tapos, pag kinabukasan, aangat po yon yung, ano, yung pinaka-milk niya, and then may tubig sa ilalim. So, sasalukin mo yon, tapos isi-separate mo. Okay, pag na-separate mo yon at wala ng tubig, naka-separate na po yon, yung po yung magiging langis. Na totoong langis, na hindi mo siya sinalang sa apoy. So, gaano katagal niyo po nagagamit yon? Depende po kung yung, halimbawa, pwede naman po yun sa buhok, pwede sa katawan, pwede sa mukha. So, siguro, pagka isang, ano lang, isang nyog, so, para hindi po siya maging maanta, so, ang gagawin mo lang, isang nyog, o pinakamos is dalawang nyog, para marami na po yun nakukulekta, eh. Mga ganyang mga langis, marami na po. So, yung bulak, gaganon-ganon nilang. Tapos, ganon lang ang aking moisturizer. So, kita nyo, murang-mura lang talaga. Kaya lang, tsatsagain nyo. Kasi papakayod nyo muna yung nyog bago nyo kakatasin. At pag kinatas daw, kakanggata. Hindi mo hahaluan ng tubig. Hindi, para purong-puro talaga. Abay, bakit natin tsinatsaga ito? Kasi yung pananaw natin na minsan, pag binili at mahal, akala mo yun talaga ang magpapaganda sa'yo. Correct. Pero ang ganda ng pananaw ni Sister Anita na ating kasama ngayon, na yung beauty ay hindi naman talaga panlabas lang. So may pinaghuhugutan ang lahat ng yan. Kaya parang salamat sa iyong Beauty Tips 101. Kasi matututo din tayo dahil yung kakanggatang yun pala, hindi lang pang muka, pang moisturizer sa muka. Sa buhok. Pwede rin siya sa buhok. At sa katawan. Kaya parang maitim pa ang buhok ni Sister Anita. Pero may ano na yan. Kasi yung langis po talaga ng nyug, nakakakapal din po. Kasi nadatnang ko po ang mother ko na ganun ang ginagawa sa amin. So, yun po inaano ko po, tinutularan. So, Sister Anita, namana mo ba yung pagkabibo, pagkaaktibo mo, at yung pagiging matulungin sa iyong magulang? Ang akin pong nanay, sabi po nila. So, lehitim mong taga Makati rin po ang iyong ina? Opo, ang father ko po ay isang war veteran. So, at ang mother ko po, lumaki po kami dito. Nakita ko kung paano lumago ang Makati. Ako po, nakaranas po ako on my childhood. Namumulot po kami ng mother ko ng mga palay. Binabayo namin. Anong panahon na yun, bago kami kumain, nagbabayo ako ng bigas. Then, at my age, naranasan ko po na magtinda ng mga candy sa Makati Catholic Cemetery. Grade 5 po ako noon. Tapos naranasan ko rin po mga lakal
So nung during my childhood, and ang mother ko kasama ko po si Lolo, kumukuha po kami ng mga damo, yung mga dyan sa McKinley. Tapos ginagawa po naming walis yun. Pag nag-antatay ko ang tiga-wire po sa mahaba ng damo, tapos kinakayod po namin yun. Kasama ko po ang aking mga kapatid, ang nanay, ang tatay. Tapos tinitinda po namin sa Kawit, Cavite. Tapos pag aakit na kami ng nanay ko, pupunta po kami sa Forbes. May mga lawa po doon, kumukuha po kami ng mga wild kangkong, mga suso. Tapos kumukuha kami ng mga labong sa mga kawayan. Kasama ko ang nanay. Minsan namimingwit ang nanay ng palaka. Minsan merong kumakagat na ahas doon sa farm na inaano namin. Nakita ko po yun sa aking paglaki na nakatulong sa aking pagkatao. Tapos ang lahat po ng kinakain namin sa pinaghihirapan po namin lahat, naranasan ko pong at my early stage, nagtitinda po ako ng mga suso, nagsisibak ako ng mga kahawit, tinitinda ko po sa Chinese na tindahan sa somewhere sa pinagkaisahan. And dyan po sa Tipas, naglilimas po kami, kasama ko si Lolo, si Nanay, si Tatay, lahat po dinanas ko po mga buhay na yon na hindi po naging hadlang sa aking paglaki at paglago. Working student po ako from high school. 16 years old na po ako bago ako nakapag-high school dahil walang kakayahan na magulang. We are 10 siblings in the family. And 16, imagine, ako po ay nagsikap mag-aral. Kaya nangamuhan po ako dyan sa Palm Village na sa isang Miss Caltex before. So, inalagaan ko po yung anak ng kapatid niya, and then naglilinis po ako sa bahay para lang ako makapag-aral ng high school. Sister Anita, no, habang ako ay nakikinig sa'yo at may luha pang yung mga mata, ramdam ko kung ano yung hirap na iyong pinagdaanan. Pero dalawang bagay, kasi parang natutuwa ako nung kinukwento mo, kasi parang talagang naikot mo yung buong Makati. Alam mo lahat yung lugar ng pinagkaisahan. Okay. Yung BGC na nung okay, araw, eh, sabi mo, McKinley, at may mga talahib pa na binabanggit ka. So naikot mo talaga lahat, no? Talagang tubong Makati ka. Opo. At maganda ang iyong mga alaala, kasi sa bawat kwento mo ay kasama mo ang iyong magulang, kasama mo ang iyong lolo at lola. At sabi mo nga, anuman yung hirap na dinaanan mo, nakatulong yon sa pagbuo ng iyong pagkatao of who you are sa kasalukuyan. So, ibig mong sabihin, nung nagkukwento ka po, nung araw pala, ang Makati ay palayan? Palayan po. Kasi palayan. Sabi mo, nagdidikdik ka, nagbabayo ka muna nung palay bago nyo isasain yon. E gaano katagal ka magbabayo nun para lang makapagsain ka? Opo, yung sa bandang Tipas po, nagpupunta kami ni nanay, yung mga nagaani po ng palay, may naiiwan mga uhay, yung mga uhay ng palay. Yung po yung dinadampot po namin habang nag-harvest po sila. Ngayon, yung po yung iniipon namin, tapos binabayo po namin bago kami kumain. Kaya, kung tawag dun po, lusong. So, ako mismo sa age ko, yung po ay nakaranas ako magbayo bago kami kumain. So sister, ang ganda niyang iyong binabanggit. Kasi ngayon, ang mga bata, the new generation, binibili na lang ang kanin. Di ba? Hindi na nga sinasaing eh. Binibili na lang kasi may only rice ng tinatawag. Pero rampant din yung throwaway culture. Pero sa kinukwento mo ngayon, hindi mo pala kakayaning itapon ang kanin ngayon. Dahil alam mo yung hirap mula dun sa pagbabayo ng uhay. Ng palay, opo. Opo. At lahat pong yun, actually, kakain kami doon sa binayong bigas. Ang aming ulam is hati-hati lang din po kami. Pero nadanasan po namin ng ulam namin, toyo, sinasabaw lang po sa kanin. Tapos
palakalahati kami ng tuyo, or di minsan, mantika lang, or yung kinayod na nyog. Yun po, inakita ko sa aking pagkatao. Pero hindi po kami naging hadlang na mabuhay na maayos. Ang mother ko po is napakasipag pong ina na talagang nangingisda siya, namimingwit. Na panahon na yung kasama niya ako, aalis kami mga 4 o'clock ng umaga, madaling araw, ang kain namin, yung tinatawag na galletas, yung bilog na galletas, yun, bibili lang kami ng halagang 5 piso, yun na yung tanghalian namin kasi bago kami makababa, eh manananghalian na, kaya yun po yung pantawid gutom namin. Diyan po sa Makinli na yan, tumitibas po kami ng mga kahoy na tuyo, kami ng lolo ko. Yun po yung mga panggatong namin sa pang-araw-araw na pagsasaing. And yun, ang pag-aaral ko po, on my own little way, gusto ko makapag-aral. So, yun po, ay, ako po ay nagbabalot ng mantika dyan po sa Royal, dyan po dito somewhere sa Rockwell before. Yun po, yun ang pantawid ko po. Ano po yung Royal? Royal Oil. Ah, oil. Opo. Factory. Factory po. Yung lard po. Hindi siya oil talaga, lard. Mm. Tapos, yung bloke po na mantika, hinihiwa-hiwa po namin yun. Tapos, bumabagsak ang mantika, nandito sa lap yung kahon. Tapos, pabilisan po ng pagbabalot, ilalagay sa kahon. Mamera lang po yun. Pero, yun po ay nakatawid sa aking daily na pag-aaral. Nag-aral po ako. I was college then sa, sa Fiati University po. Lahat pong yun ay sa kagustuhan kong makatutong po ng eskwela at matuto kung paano po ang hirap namin eh hindi po naging hadlang sa akin sa kagustuhan kong makapag-aral. Ngunit hindi ko po natapos dahil noong panahon na yun, lagi po akong nag-emergency kasi overpatig daw po ako, sabi ng doctor sa PGH. Lagi po akong hinahatid ng mga classmate ko. Pero Sister Anita, sa lahat ng ito, hindi ba nagkaroon ng pagdududa ang iyong kalooban para sa iyong mga pangarap sa hinaharap? Hindi naman po. Totally hindi. Kasi napaka open-minded po akong tao. Parang lahat po, sinusurvive ko kung ano man po yung mga difficulties in life na talagang hindi ganun kadali. But then, di po ako nagtanong bakit ganun. So, parang laban lang po sa buhay. Tapos, siyempre po, in the grace of God, I always, lahat po ng mga burden, lahat po ng difficulties, I'm asking help. Siya po, alam ko, hindi po siya... lahat po ng aking mga pinagdaan ng hirap. And I was an OFW that time. Ayan, at sister, napakaganda ng iyong mga kinukwento sa amin. Pero meron pa ho tayong susunod na episode sa susunod na Lunes. At doon naman ang pagpapatuloy kung ano naman na naging buhay ni Sister Anita Veloria Bay. Kung paano siya nakapag-asawa, nagkaanak ba siya. Pero ang ganda ng kwento niya as an OFW. Pero sa ngayon, I'm sure nagreminisce ang lolos and lolas natin ng mga sinaunang panahon. At alam ko na may ngiti rin sa kanilang mga labi kasi sabi mo nga, hindi ka nagkaroon ng pagdududa na ang grasya ng Diyos ay nandyan at kasakasama tayo sa lahat ng ating mga paghihirap. Mayroong isang Diyos na sumusubaybay sa bawat isa sa atin. Mga lolos and lolas, sa araw na ito'y pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Santo Tomas. So, syempre, kilalang kilala yan sa Batangas. Santo Tomas, di ba? Pero alam din natin dun sa 12 apostol na ating Panginoon na si Santo Tomas is known as the Doubting Thomas. Pero mukhang walang duda, no? Kahit anong sistema ng katawan ni Sister Anita, wala siyang kaduda-duda kasi laban lang daw at aktibo, seniors, ang sabi niya. Mm-hmm. Pero alam nyo, Sister Anita at mga lolos and lolas, pag minsan dumadapo sa atin yung pagdududa at pag-aalinlangan, kasi kung babalikan natin ang buhay ni Sister Anita, nung maliit pa siya, nung bata pa siya, lahat yun parang ang hirap-hirap na pinagdaanan. But look where she is now. Nagkaroon ng saysay, nagkaroon ng katuturan ang kanyang buhay.
dahil sa mga pinagdaanan niya sa kanyang nakalipas. Kaya ngayon, balikan din natin at magbigay pugay kay Santo Tomas. Maaring nagduda po siya sa ating Panginoong Hesukristo, pero nagduda siya dala lang ng kanyang lungkot. Nagduda siya hindi dahil tunay ng aalinlangan, kundi dala ng kanyang sakit sa kanyang kalooban. Nasaktan siya eh, umalis si Jesus. Siya ho yung nagsabi ng salitang kailangan isuksok niya yung kanyang daliri dun sa sugat ng ating Panginoon kung saan to ipinako, di ba? Kaya lang, dahil sobrang tampo-tampo, kaya lolos and lolas, iwasan natin ang mga tampo-tampo. Tignan niyo si Sister Anita, walang tampo sa kanyang katawan. Kaya sa susunod hong Lunes, abangan ho natin ang magandang karanasan ni Sister Anita kung saan niya ba hinuhugot ang lakas ng loob para tumulong sa kanyang kapwa. But for now, aanyayahan natin ang viewers natin na manalangin at pangungunahan tayo ni Sister Anita. Hawakan mo, Sister. Yeah. Ayan. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Prayer to Saint Thomas, Almighty and ever-living God, who strengthened your Apostle Thomas with sure and certain faith in your Son's resurrection. Grant us so perfectly and without doubt to believe in Jesus Christ, our Lord and our God, that our faith may never be found wanting in your sight. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So maraming salamat at kami ay inakay mo sa kung ano ang lumang Makati. Parang kasaysayan yun na Makati, nalibot mo kami, ano? At nakakatuwang malaman na may mga activities ang mga seniors, pero mga benepisyo naman ang pag-usapan natin sa susunod na Lunes. Kaya abangan nyo kami muli dito sa TV Maria at partnership sa Layforce. Bye! Bye po.